nang paumanhin si Pangulong Duterte sa mga pasahero sa NAIA o sa Ninoy Aquino International Airport matapos ma-delay ang halos 80 flights kahapon dahil sa red lightning alert. Pinulong din niya ang mga opisyal ng NAIA at airlines nang sorpresa siyang nag-inspeksyon doon. May report si June Veneracion. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, nang mag-surprise inspection si Pangulong Duterte sa NAIA Terminal 2, makarang marinig ang mga report ng mga delayed at canceled flights sa paliparan. Walang kabuntot na media. Kinausap daw ng Pangulo ang mga pasahero para humingi ng paumanhin. Kinausap din niya ang mga NAIA at airline official. Sabihan niya, gawan niyo ng paraan na hindi na maulit yan kasi it causes talagang distorbo sa publiko, lalong-lalo na po sa riding public. Dami nagreklamo kahapon sa kay Presidente. Medyo nagalit siya, nagtaas yung boses niya. Kasunod ng biglaang pagbisita ng Pangulo, pinulong agad ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga airport at aviation officials para tugunan ng problema. Sa joint statement ng DOTR, MIAA at CAAP, nakasaad na agad silang bubuo ng solusyon para matugunan ang utos ng Pangulo na mabigyan ng komportabling buhay ang taong bayan, partikular ang air riding public. Kahapon, 78 na flights ang delayed sa NAIA dahil sa red lightning alert. 9 na flight ang kinailangan i-divert sa Clark International Airport. Paliwanag ng isang airport official na ayaw magpabanggit ng pangalan. Kapag naglabas ng red lightning alert ang PAGASA, wala dapat maiwan ang airport personnel sa ramp o paradahan ng mga eroplano dahil baka tamaan ng kidlat. Kapag tigil ang operasyon sa airport ramp, apektado nito ang pagbaba at pagsakay ng mga pasahero pati na ang pag-claim ng mga baggage. Noong nakarang linggo, airport radar naman ang nagka-problema kaya naapektuhan din ang mga biyahe. Maayos naman ang operasyon sa Clark International Airport kanina. Ang airport na ito ang itinuturing na diversion airport dahil ito ang pinakamalapit sa NAIA. Sinagot daw ng mga airlines sa pagkain at biyahe pabalik ng Maynila ng mga naabalang pasahero. Si Biner Andaya, 2 o 3 beses lang daw kada taon sumasakay ng eroplano. Bihira na nga lang, madalas pang abuti ng abirya. Tulad kanina na isang oras na antala ang kanyang biyahe. Tayo naman Pinoy, lagi tayong matiisin nga. Sana lang, mabago nga lang yung sistema. Hindi naman palaging late, delayed. Kapag bumabiyahe si Biner, sumasakay ng eroplano, 2 bagay yung hindi niya nakakalimutang dalhin. Biskwit at tubig. Biner, ito'y subok mo na. Sir, subok na yan. Sabi nga, tanggal na pampakuan ng pag nagugutom ka, dapat may baong ka niyan. Kahit madelay ka sa flight mo. Sa ilalim ng Passenger Bill of Rights, sagot ng airline companies ang refreshments ng mga pasahero kapag lumampas ng 3 oras ang delay ng isang biyahe. June Veneracion, GMA News.